The Four Zones of Life. Ito yung gusto kong i-share sa inyo ngayon dito sa ating YouTube channel. So, hello everyone! This is Bernz and welcome to Everyday with Bernz. Sa mga first time pong bumisita sa ating channel, please don't forget to click the subscribe button and of course, the notification bell para pag meron tayong mga bagong video upload ay manonotify ka. And syempre, don't forget to click like and share. Yan. So, itong Four Zones of Life, natutunan ko to doon sa isa sa senior ni GMD Peng sa kanyang Facebook page. So, GMD Peng is one of the millionaire makers of Lifestyles Philippines, kung saan po tayo ay bahagi rin ng lifestyle. So, hello GMD Peng. Yan. So, dahil ngayon ay bagong taon, gusto natin pag-aralan, gusto kong i-share sa inyo yung four zones na pwede nating tawirin at pwede nating i-analyze ang buhay natin na saan na nga ba tayo sa zone na to at para malaman din naman natin ano ang dapat natin gawin para makatawid tayo papunta sa success. Okay, so the first zone is called the comfort zone, kung saan safe ang buhay. Actually, kung nasaan tayo ngayon, kung saan komportable, the comfort zone is where you are comfortable. Kaya nga comfort. So, relax ka lang dito, chill, walang threat. Kung ano ang nakasanayan, yun na. Now, may mga tao, nag-stay na lang dito. Basta sila ay, doon sila sasanay, doon sila komportable, ayaw na nilang mag-try ng bago. Wala namang masama doon, kaya lang, sabi nga nila, wala nang growth. Kasi nandun ka na lang sa isang lugar at hindi na siya nag-progress. Kaya nga, hanggang doon, komportable lang, pero hanggang doon lang. Tandaan natin guys, ito yung natutunan ko kay Brother Bo Sanchez, ang binabasa ko yung libro niya kagabi. Kapag daw tayo, sabihin natin, basta ako kumakain ng pamilya ko 3 times a day, nabibili namin yung mga pangangailangan namin, okay na ako. Sabi niya may drawback doon eh, kasi kapag ganun yung mindset mo, ang mahal mo lang sarili mo at ang pamilya mo. Tayo ay pinagpapala ng Diyos, hindi lang naman para sa sarili natin. Sabi nga, di ba, walang nabubuhay para sa sarili lamang. So tayo, hindi tayo gusto ng Diyos na manatili sa isang comfort zone. Tulad ng mga Israelites, di ba? Komportable na sila doon sa Egypt, pero nung niliglig sila ng Diyos, ginawa silang in-inconvenience sila ng Lord. Why? Kasi ayaw naman ng Diyos na yung kanyang bayan ay manatili sa Egypt. Gusto niya yung mas magandang plano niya para sa kanila. At yun ay nandun sa lupang pangako. Kaya naranasan nila yung slavery. So, ang point dito guys is, kapag tayo komportable, hindi natin hindi natin na-fulfill yung mission natin sa buhay kasi hindi nga tayo nabubuhay para sa sarili lamang. So, kailangan natin, whether we like it or not, by nature or by God's orchestration in our lives, simple lang yan. We have to move on from our comfort zone. Ngayon, sa mga nag-iisip, sige, I want to pursue, I want to discover my life's purpose. Anong gagawin ko? Then you have to step out to the fear zone. Wow naman! Ang sarap-sarap ng comfort zone, comfortable, chill. Mapupuntahin mo ako dun sa fear zone, dun sa nakakatakot. Maraming ay tumawid dun kasi nga, wala nga kumpiyansa sa sarili. Kaya ayaw natin, marami tayong excuse. Nakakatakot kayo magbago ng career, nakakatakot kayong mag-try ng... Nakakatakot kayo mag-create sa YouTube. Nakakahiya, di ba? Ano kayong sasabihin ng mga tao? Actually, ito yung natutunan ko kay Coach John Oranya. Hi, Coach! Sabi niya, kapag nahihirapan ka mag-desisyon, sulat mo lang sa papel. Hatiin mo yung papel sa dalawa. Ano yung best things na pwedeng mangyari sa'yo at yung worst things na pwedeng mangyari sa'yo? Minsan, kapag ni-let go natin yung mga fears natin, may kita natin mas maraming best na pwedeng mangyari sa buhay natin kesa dun sa mga kinakatakutan natin. So, if we will have the courage, tandaan natin na sa lahat ng bagay, kasama naman natin ang Panginoon. Nandun na siya, nauna na siya. So, if we will take it by faith, nakasama natin ng Lord, we will take our step of faith, stepping out of our comfort zone towards our fear zone. And in that fear zone, pag natawid natin yan, makakarating na tayo sa ating learning zone, yung ating third zone, which is comfort zone, fear zone, and the learning zone. Ano naman ang meron sa learning zone? Matututo tayong mag-deals with the challenges and problems na meron. We will acquire new skills. We are able to extend our comfort zone. Actually, nung unang, pag tinitingnan ko yung kauna-unahan kong video, talaga naman, parang
wala talaga siya. Pero yung hindi ako marunong sa mga technicalities, lighting, ang daming bagay. Ang dami kong ano, buckles, daming shoots. Pero ngayon, bakit naging mas madali? Kasi natuto na ako kung ano yung dapat kong gawin. And that is to be natural. And I was able to do a lot of things dahil nakatawid ka. Natuto ko mag-edit kasi hindi ako pwedeng umasa sa iba. Natuto ko mag-take ng step of faith na pag-aralan ng mga bagay-bagay. Ganun ka din. So, at kapag natutunan mo na ang mga bagay, mahirap lang naman siya sa una, pero pag natutunan mo na, magiging ka ng komportable. So, na-extend mo lang yung comfort zone. So, dati, ito lang yung comfort zone mo. Nung tinry mong tumawid dun sa fear zone, talagang step of faith lang siya, papunta doon sa learning zone. Makikita mo, oh, yung dating comfort zone mo na ito, lumalaki na siya. Nagiging komportable na uli, nagiging relax na uli. And it is a progression and progression hanggang lumawak na mas maging komportable na sa maraming bagay. Financially, spiritually, relationship, career. We just have to cross all those zones. And the last zone, the fourth zone is the growth zone. When we reach the growth zone, we learn to find our purpose. Sabi nga, ano ba yung purpose natin? What is the chief end of man? Is to glorify God and enjoy Him forever. How can we glorify God if we stagnate? Binigyan tayo ng napakaraming talento ng Panginoon. So, hindi natin siya nag-glorify kapag nasa isang sulok lang tayo at hindi tayo nag-grow. Pero once we grow, once we step out, once we discover so many talents na binigay ng Diyos sa buhay natin, we glorify God. And sa dami ng tao na natatouch ng buhay natin, even sa tulad dito sa YouTube channel natin, alam nyo, sobrang thankful ako sa Lord kasi may mga nagme-message, so sobrang nagpapasalamat sila doon sa mga videos na nasha-share natin. And nakaka-encourage sa kanila, yon. So, anong point dito, guys? Kapag lumabas pala tayo, kung doon sa ating comfort zone, nakita natin may purpose tayo, yung maging blessing tayo sa ating kapwa. And because of that, because we step out of our comfort zone, nalilive natin yung dreams natin, yung platform natin, hindi na lang siya sa maliit, kundi sa mas malaki. Alam niyo yung marami kang taong maabot, isang napakalaking blessing na yon na ma-share mo kung ano yung meron ka. Kasi ang hirap naman nung ang dami kang talent, tapos katago lang hanggang sa namatay ka na, diba? Sabi nga, maraming nakalibing na pangarap at talento sa sementeryo. So tayo dapat di tayo maging fertilizer lang. Dapat tayo maging pagpapala, okay? And because of this, we can now set new goals. We can now set new things. Marami tayong gustong i-achieve. Marami na tayong gustong pangarapin. Again, no longer living for ourselves alone. Not only serving our purpose, but more of not only serving our personal agenda, but living our purpose to be a blessing also to other people. And we can now conquer new objectives. So tandaan natin, guys, huwag kang manatili. Ito lang si comfort zone, oh. Ito lang yung comfort zone ng buhay mo. Huwag kang matakot mag-step. Tingnan mo siya, lumalaki na siya. Yes, it is fearful, nakakatakot. But from the fear zone, we can now go to the learning zone. It's getting bigger. And when we learn new things, we can conquer bigger objective. We can discover our purpose. We can reach new goals. And that becomes our growth zone. So ngayong bagong taon, kung hindi mo to nagawa ng 2019, may panahon pa. Binigyan ka ng Diyos ang buhay na marating ang 2020. Hindi niya binigay yon para wala lang. Gusto ng Panginoon mag-progress tayo. Sabi nga, is for us to glorify Him. Enjoy Him. Enjoy fellowship with Him. Enjoy to be a blessing to His other children. Kaya, yun ang panalangin natin na ngayong 2020, huwag kang matakot. Huwag kang matakot na lumabas at ma-realize mo kung nasa ang zone ka ng buhay. Kung kailangan mo ng coaching, pwede mo rin akong kontakin sa aking Facebook page. And if you need a speaker, you can reach me also to my Facebook page. I can be a speaker to your church, your youth group, to your school, to your company. Pwede po tayo dyan and we will be more than blessed to share our wisdom sa inyo pong lahat. So, muli po, ini-invite namin kayo. I am inviting namin eh, kasi sanay ako, kami dalawa ng asawa ko, lagi amen. I would like to invite all of you to, don't forget to click the subscribe button, like and share, and remember, God bless you to be a blessing.
So with that, guys, happy 2020 and see you in our next video. Bye!